tigilan mo na ang pagtatanong kung ayaw mong mapahamak. Hindi ako natatakot mamatay. Minsan lang pinagtangkaan ang buhay ko. Pero nabuhay ako. Kaya hindi ako natatakot sa kanila. Hanggang ngayon pala. Maramdas lang buhay na sinisira. At nadami palalo yun kung di mo ko tutulungan. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, anong alam mo tungkol sa Golden Scorpion? Isa ako sa mga tauhan ng Golden Scorpion noon. Laking kalsada ako. Maging namulat sa karahasan. Maraming negosyo ang grupo. Pero kumikita sila ng malaki sa pagbibenta ng mga babae at droga. Boss! Alas na kami! Sige, ingat kayo. Papunta na dyan ang container van ng Golden Scorpion. Dala-dala mga bata. Yeah, kopya. Oh, magdala na kayo ha. Andiyan dyan na raw. Padadalhin ng mga to. Sa pier. Sa may east gate. Andun yung barge sa kihintay. Pag ganyan timpla ng mukha mo, huwag mo sabihin na kukonsensya ka. Saan kaya tayo dadalhin ng mga to? Hindi ko alam. Narinig ko yung benta doon tayo sa mga foreigner, eh. At isa sa mga batang hawak namin si Vanessa. Tatakas tayo dito. Hindi ko alam pero mag-unload ko sa kanya. Siguro dahil kahawig niya ang anak ko na namatay noon. Baba! Kalaban! Ito yung karibal sa negosyo ni Senyor! Baba! Ano bang hinihintay nyo? Baba! Bilis! Tumakas na kayo! Thank you.
kayo niya yan, boss. Ye! Yeah. Hanapin niyo isang babae nakatakas. Yung mga bangkay na nandun. Saka trap. Subugin niyo lahat. Yan ang utos ni boss. Malaman ng Edgardo na yan na hindi basta-basta ang grupo natin. Akala ng Golden Scorpion, kasama ako sa mga namatay sa ambush. Kaya ang alam nila, patay na ako. Kuya, Manong, kuya. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Pero may tama po kayo. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa sa lugar na ito. Iniligtas niyo po ako. Hindi po pwedeng iwan ko lang kayo dito. Alam ko pong hindi kayo kasing sama nila. Nagbagong buhay na ako. Naging ama ako kay Vanessa at kay Neneng. Pakiramdam ko, binigay sila sa akin ng Panginoon Diyos para makabawi naman ako sa mga naging kasalanan ko sa mundo. Ibig sabihin, kilala mo ko sino ang leader ng sindikato. Pakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo kumahanap sila. Nolan ang pangalan ng bossing namin. Pwede kong ituro sa'yo kung saan ang kuta nila. Pero yung mismong pinuno ng sindikato, kahit kailan, hindi ko pa nakaharap. Senyor ang tawag sa kanya. Nakasang putog ko na ang anak ng senyor na yung pumatay sa buong pamilya ko. Magpapayad silang lahat sa akin. Kung gusto mong matunto ng pinaka-leader ng Golden Scorpion, si Nolan ang magiging susi mo. Huwag kang mag-alala, Commander. Kahit ikamatay ko pa, hahanapin ko silang lahat. Magbabayad silang lahat sa pagpatay nila sa inyo. Ah! Ah!
Panginoon, nararamdaman ko po na merong hindi sinasabi sa akin ng anak ko. Na hindi po siya nagsasabi ng totoo. Kaya nga po lumanapit ako sa inyo ngayon. Sana bantayin niyo po lagi ang aking anak. Ngayong gabi, malalaman ko na kung saan mahahanap ang anak ng leader ng sindikato. Sinusumpa ko yung Miguelito. Alam mo, Elias, kung magaling lang kami bumaril ni Miguelito, sinama... Basta, Elias, mag-iingat ka, ha? Kuta na nila mismo itong papasukin mo. Para mo na rin pinasok yung teritoryo ng mga leyon. Ano sabi mo? Boss, si Black Rider na sa teritoryo na natin. Lagot kayong lahat. Tumahimik ka. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Hmm? How about us? Are we safe here? Don't worry. We're ready for him. Ako ang papatay sa Black Rider na yan. Malaki ang atraso niya sa akin. Sige! Ilabas mo ngayon! Ibenta pa natin mga yan! Yes, boss! Sakto pala dating natin. Kumanda sa akin yung Black Rider. Sa puteka mga yan!
Delivery rider ka lang. Tatapusin na kitang hayop ka. Dito lang pala kita mahanap. Can you and your men handle him? Can you fight him? Don't worry. My men and I can take him. Abang armas, ilabas! Black Rider! Matagal na kitang inaantay! Ako mismo ang tatapos sa'yo!